Kuya, kuya, yung kotse ko, hindi namamatay yung ilaw sa likod. Ba't ganun? Nakahugot na yung susi, tas wala naman nakatapak. Naka-off naman yung ilaw, bakit ganun? Ay ma'am, nako ma'am, pag ganyan, grounded ang wiring yan. Sigurado, nako, balikan nyo na lang ho, mga 30 minutes. Balikan nyo, kayang-kaya ho namin yan. Magkano yun, kuya? Eh, mamaya na ho natin yung malalaman, ma'am, pagkatapos ng gawin. Pero, pag nagagawa namin mga ganyan, usually mga 300, 500 ho yan. Kasi may pinapaltang hong pyesa dyan, eh. Oh, sige, kuya, babalik na lang po ako. Okay, so ito na yung mga kaibigan sa Easyverse Garage. So ang issue ho nito ay yung hindi namamatay yung kanyang brake lights. Kahit na wala na susi at saka na, wala na mo nakatapak sa preno. Ayan. So pwede ho yan maging cause ng pagkalobat. Pero yan hong issue na yun ay very basic lang ho. Para din ho sa ating mga kaibigan na walang alam sa paggagawa, turuan natin. Para naman kahit di na kayo bumayad sa mekaniko, maaayos nyo yung issue. So number one, pupunta kayo sa brake light switch. Ano ba yon? Nasaan ba yon? Brake light switch ho ay nasa ibabaw ng brake pedal. Yung nasa gitna. So susundan nyo lang ho yung brake pedal, mga kaibigan. Punta natin. Brake pedal. Yan. Ayan ho ang brake light switch. Etong itim na may puti. So ang nadurog ho dyan ay yung stopper dito sa may pinaka brake pedal. Yan ho. Kung makikita ninyo may butas yan dyan. Ayan, nawala na yung plastic. Ito ho yan, oh. Yan, yung mga durog na plastic na yan sa mating. Ito yung pinaka-stopper niyan. Nadurog na kasi plastic lang. So, papalta natin yan na mas matibay. Yung tipong pang forever. Ayan, so kunyari nangyari yan sa inyo sa isang alanganing lugar. Sa may mall, nakapark kayo. Wala kayong dalang tools o kung ano man. Ang isa ninyong pwedeng gawin dyan na mabilisan ho ay tanggalin ninyo yung socket ng brake light switch para hindi kayo malubatan habang nakapark. Ito po yon sa ibabaw. Yung madilaw. No? May pinipindot lang ho dyan para mag-release. Tapos ihilay nyo na pataas. So, pindutin nyo lang, kapain nyo, nasa ibabaw. At maihilan nyo na ho yan pataas. Ayan na. So, nabunot na ninyo, mamamatay na ho yung brake lights niyan. Puntahan natin para makita nyo. Ayan. So, patay na siya. So, hindi na kayo malulubatan. Pero, syempre, ang gusto natin, hindi yung pansamantala. Gusto natin yung pang matagalang solusyon o yung talagang maaayos na. So, yung nadurog na parte, ang pwede ho natin dyan ipalit ay tornilyo. Ayan. Ito ho, talagang pang forever na to kumpara dyan sa plastic na yan. Dahil hindi na ho ito madudurog, no? Ganito ang yung gagawin, mga kaibigan. Pasensya na kung malikot yung camera natin. Ang sikip kasi dito. So, ayan. Nabunot nyo na yung brake light switch. May butas dito kanina, pinakita ko sa inyo. Isusuksok nyo lang ho dyan yung tornilyo. No? Tapakan nyo muna o tuunan ninyo yung brake pedal para makaluwag. Tsaka nyo isusuksok dito yung tornilyo sa butas. Yan. Pag nailagay nyo na yung tornilyo, lagyan nyo ng nut. Ito yun. Dito. Siya yung magsisilbi na tutuon. Ipitan nyo lang yung nut. So, one hand technique na naman tayo. Buti na lang, medyo nakakagawa kahit isang kamay. Ayan. So, higpitan natin ng tools yan after. Pero, medyo mahigpit na rin naman. Maganda, makita nyo lang kung paano. So, ito ho yun, tinutuunan yung plastic na nadurog. Yan, dapat ho yan, pag hindi kayo nakapreno, nakaganyan. So, naka-off ang ilaw sa likod. So, yun ho ang magiging purpose nitong ating bolt and nut. Siya yung taga-tuon. Ayan, so, pag tinutuunan nyo yan, nakapatay yung ilaw. Pag pre-preno ninyo, bumubuka yung switch. Ayan, so, iilaw yan. So, ayan yung off, ito yung on. So, yun lang po yung pinaka-purpose niya. Walang iba. Napaka-basic lang po. Pwede nyo na isuksok itong socket. Yan.
Tignan natin kung gumana. Kung mawawala yung brake light. Ayan na. Oh yeah, so hindi nakailaw mga kaibigan, oh. Kita-kita naman ninyo, walang ilaw, nakasuksok na 'yung socket. Ibig sabihin, gumana 'yung ating eksperimento. Okay, so 'yun lang po no mga kaibigan sa Easyverse Garage. Ganun lang po gagawin ninyo. So pag nadurog 'yung inyong brake light switch stopper, pwede ninyo palitan ng tornilyo. Kanya-kanyang diskarte 'yan, 'yung iba goma, korting square, dinidikit dito na Mighty Band o rugby. Pero mas matibay itong bolt and nut para sa akin. Baka sira na yung brake light switch nyo, pero yung bolt and nut, di pa yan nasisira, no? Pang forever ang datingan yan. Okay, so yun lang po sa araw na ito. Sana may natutunan kayo paano magkalikot nitong stopper ng brake light switch pag kayo ay nasiraan. Share nyo lang yung video para makatulong din tayo sa iba pa. At kita-kita tayo sa mga susunod na video. Marami pa sa ating YouTube channel, Easyverse Garage. Sharing is caring, mga kaibigan. Thank you and God bless you.